Yes, hello everyone. Welcome back to my channel. And it's been a long time now hindi nakapag-vlog ang inyong lingkod dahil masyado talagang busy, guys. So, kasi nga ano na, back to normal na kami, no mask na at nag-stop na kasi ang production ng mask since 3 weeks ago. So, di na kami nagma-mask, guys. So, medyo tumaas din ko. It's manageable na daw. So, guys, yesterday, so isi-share ko lang, guys, sana marijuana is not really allowed in Philippines. It's strictly prohibited. But in some countries, especially here in Europe, marijuana is allowed. But take note, it's for medicinal purposes only and for personal use only. So, there is a really store for that, and you can buy these things in pharmacy too, but not marijuana, guys. They make it form in other like gel or oil. So guys, last week nag-uusap talaga kami na if ever I want to use this kind of medicine, I really said no, whatever it is, I really said no, but they said that yeah, but here in maybe because you're afraid, because in Philippines it's not really allowed, but here in Belgium is allowed to use medicinal and purposes and for personal purposes. So sabi ko talaga, I really strongly disagree to use it. But yesterday, guys, when I was working, share ko lang, guys, ha? Yesterday when I was in my work, I really have pain in my back. Really, guys, muntik na talaga akong umiyak. I have pain do sa kasi last year, 'di ba, may depression yung sa colon ko, kasi na dislocate yung sa colon ko, tapos nag under therapy ako for a month with that. So naging okay siya. But after just this week, ang sakit at sabi ko talaga, when I was still at work, sabi ko pupunta ako ng hospital or tatawagan ko yung osteopath ko, yung personal osteopath ko, kasi nga talagang di ko kaya, guys. Kahit yumuko lang ako, kahit lumingon, ang sakit talaga, parang yung sa dibdib ko, yung basta ang sakit, guys. At halos sa tawagan ko na yung asawa ko, kasi nga ang gusto kong magpakuha, because I cannot stay long for, because natatakot talaga akong mag-collapse those time, kasi ang sakit talaga, guys. So from my work to the hospital, it takes 25 minutes. So sabi ko, okay lang makapag-antay naman ako. Kaso nga lang, may pharmacy naman kasi 50 meters away from where I work. So sabi ng asawa ko, punta muna tayo doon ng pharmacy para makabili ng pain reliever while we're going to the doctor. To the hospital. So sabi ko, sige, kahit yung bag ko lang ilagay ko sa likod ko, kasi nga pag nagtrabaho ako, yung dala ko yung backpack ko lang. Sakit talaga, guys, pag lumakad ako, guys, talagang mapifeel ko talaga na ang sakit sa likod ko, kasi nga nagkakaroon na ako ng problema sa colon ko, di ba, sa colon ko. So then when we were in the pharmacy, we asked kung ano ang dapat kong i-take, kasi the advice na we will take this. So first nung sinabi nila ito, guys, yung di naman, no, yung gel o CBD. So gel o CBD, guys, is napag-usapan nga namin last week pa. It's gel, guys. Okay, it's gel. And asa na ba? Hindi, kasi nakapokus cinematic kasi ginamit ko. One of the most of the important ingredients here on this gel is cannabis. Cannabis is the most second prevalent ingredients in cannabis or marijuana. So, as you can see, guys, it's mabibili mo lang talaga to sa pharmacy. Kasi nga i-advise nila kung ito ang dapat mong i-take or hindi. Hesitating at first, kasi nga nag-discuss pa nga kami about kung gagamit ako ng mga medicines with marijuana oil. So, sabi ko ayoko. So, I choose this one too, the high patch.
So, this one guys, dalawa lang siya. Ito, dalawa lang siya. Pero, mahal kasi, mahal ang pass ito guys. Kasi nga sa atin yung, pag nabit ako yung sakit sa likod, ang gagamitin ko yung mga salumpas. Kaya, mamaya na iuso sa ato, no, salumpas. So, wala akong makita ang salumpas nga dito. So, ito din ang sinabi na gagamitin ko. So, I was thinking, so, sabi ko naman na, I want really to use other nag-hesitate kasi talaga ako dito sa with CBD. So bumili rin ako ng ito. It's pure essential. It's with para pang ano din siya, pang pain reliever din siya. Yung ointment, yung ano niya ay parang may mint siya. Yung mura bag tiger balm mga ina na bitaw. But you see it's for the muscle pain too. It's just to relax your muscles. So, at first, sabi ko talaga, I will use first this or the patch before I'm using the CBD because I'm still hesitating to use the CBD. But my partner said you have to use CBD first. We shall see. So, pagdating namin ng bahay, guys, ginamit ko talaga siya. But after, while we are eating, nagpalagay na ako para kahit pa paano maramdaman ko kung may alibyo ba. Alibyo ba? So, nang bilis ang kain guys kasi gusto ko na talagang maglagay ng ointment. At kasi dito kasi may massage chair ako kasi dito kasi guys ang hirap maghanap ng kanang magmamassage ba guys, tsaka bago ka magpa-schedule kasi ganun guys yung mga osteopath, yung mga ganun, it will take sa weeks bago ka ma-schedule na. Ito na lang yung Mother's Day, binilhan ako ng massage chair para kahit while waiting for the schedule magamit po ba? Maglisod man kung Tagalog guys. Eh, pertig yun yung Tagalog. Pinilit niya talagang gamitin ko ito. So, ginamit ko guys. After 30 minutes, wala akong naramdaman na yung mga, like, pag gumamit ka ng ointment, may mga medicines, mga ganun. Wala. He asked me, you feel something? I said, no. Because it's nothing really. My thinking is, talagang nag-release talaga siya guys. Nag-release yung ano, yung pain niya. So after an hour, sabi ko maliligo ako maliligo na ako. Tapos sabi ko after an hour, ilagay mo sa akin yung ano, yung patch or yung isa, yung may menta flavor. Tapos sabi niya, tinanong niya ko kung anong nararamdaman ko for nung nilagay ko for the first time yung gel, CBD oil gel. Sabi ko, I think I feel better. Not really better, but I feel different. So, then sabi niya, sige, wag muna nating ilagay yung patch kasi yung patch is good for 6 hours. Sabi ko, gusto ko talaga yung patch kasi after in the morning, pwede akong maglagay uli while I'm working. So, para talaga mawala yung pain, sabi niya. So, ganito kasi, di mo nang pwedeng ipagsabay kasi di mo talaga malalaman. So, as we put first na yung CBD, yung gel o with CBD, ituloy natin. At pag talagang may nahirapan kang matulog during the night, gisingin mo ko at ilagay natin yung patch. But to my surprise, guys, I really sleep until morning. Wala talaga kong pain na naramdaman guys. I was surprised. I said, wow, it's really helps, huh? It really helps me. And I said, before, it's difficult for me to bow, difficult for me to make like this. But after guys, in the morning when I was awake, it's like I don't pain. It's like yung pain na gusto kong umiyak kahapon, di ko na talaga maramdaman ngayon guys. Tsaka kaya nga sabi ko, wow, mas ano pala talaga yung ano, no? Nag-study na sila about cannabis. So, it's a pain reliever. At yung oil din niya guys, tapos pag nilagay mo siya, i-massage mo siya, nag-relax lang yung muscles mo, tapos yung ano. Sabi ko, maganda talaga. So, I was the one who is strongly disagree using CBD, using marijuana oil. But this time, sabi ko talaga,
it's better to use this than to use a ibuprofen to take a medicine and because pag nagtitake ka ng medicines, guys, kahit ano nakakasira din kayo si yun sa kidney natin, di ba? So I was like, okay, ito na lang gamit ito. As naprobin ko naman na maganda naman talaga ang resulta niya, so sabi ko, ito na muna ang gagamitin ko every time I have pain. So ngayon, guys, wala na talaga akong maramdaman na sakit. Talagang na-relieve niya yung na-relieve niya yung pain na naramdaman ko kahapon. I was really surprised. Promise. Then dito kasi, guys, allowed na yung allowed yung marijuana for personal, sa sinabi ko nga, for purpose, for personal lang. Kahit doon, kahit sa airport, yung magdala ka, para sa iyo lang pwede siya. And pwede kang may place nga, pwede kang yung gumamit ng marijuana. Kahit may mga police, guys, wala sila kasi allowed. Kaso lang, ang hindi allowed, yung magbibinta ka. Yan na ang hindi allowed na sa kanila dito, yung marijuana. Marijuana lang, hindi yung mga, yung ibang mga . Sa, ito lang, guys, share ko. Kasi nga ay, maganda naman siya, maganda. Basta sa for medicinal purposes lang. Sa, sana naman walang magbaba sa akin na gumagamit ng marijuana. Hindi naman talaga marijuana yan. hindi naman talaga marijuana as in for, as in yung marijuana. Ginawa na lang nila yung into form of a gel or an oil. So it really helps, guys. Yung minsan yung mga bata na talagang may ginagamit din nila yan to relieve the pain. Muna, guys, dahil mag-work na ako. So guys, thank you for listening. Thank you for watching. And so kung bago ka lang sa channel ko, paki-subscribe at paki-subscribe na lang, guys, at paki-comment para mabalikan ko kayo agad. So napansin niyo, guys, ang tagal ko makabalik, no. Kasi nga nagbakasyon yung isang kasamahan ko. So ako talaga ang nakatuka na responsible ng kitchen ngayon. So at sa mga ingredients. So kaya, guys, nabibisi ang inyong Marites. So guys, thank you for watching. It's me again, Piango. Bye bye for now. Have a nice day, everyone. Bye 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 bye.